Madami ang nagulat sa pagpayat muli ng Optimum Star na si Claudine Barreto kamakailan. Sa mga nagdaang taon ay nasubaybayan ng publiko ang pagdagdag at pagbawas ng timbang ni Claudine. Ano nga ba ang mga pagsubok na pinagdaanan ni Claudine patungkol sa kanyang timbang at paano niya nabawasan ito? The Philippine Showbiz List presents Weight Loss Journey of Claudine Barreto, Liposuction and Breast Reduction. Sa isang panayam noong 2007 kay Claudine, aminado siya na malaki ang nadagdag sa kanyang timbang nang siya ay magbuntis sa anak na si Santino. Umabot daw ng 60 pounds ang nadagdag sa kanyang timbang, pero 30 pounds naman daw ang agad na nawala nang ipinanganak niya ito. Ang naging problema niya lang ay kung paano tatanggalin ang natitirang 30 pounds sa kanyang katawan. 2 buwan na daw ang lumipas mula lang siya ay manganak ay hindi raw siya basta-basta makakapagpabawas ng taba, lalo na sa mga parteng apektado ng kanyang pagbubuntis tulad ng tiyan. Kaya naging masigasig daw siya sa pag-diet at pag-workout. Hindi rin daw niya nagugustuhan ang labis na paglaki ng kanyang dibdib. Dahil sa pagbubuntis, normal lang daw na lumaki ito. Pero hindi na raw maganda ang epekto nito. At dahil nga sa malaking pagbabago sa pangangatawan na dulot ng pagbubuntis, hindi itinanggi ni Claudine na agad siyang sumailalim sa liposuction at breast reduction procedure. Anya, gustong-gusto daw niya na maibalik ang dating figura at ang paraang ito din ang nakikita niya sa kanyang pagbabalik showbiz at para maganda din umano ang pagharap niya sa kanyang trabaho. Pesco Vegetarian Diet. Hindi naman kailan na isa sa pagdalang ng mga proyektong binibigay sa aktres ay dahil na rin sa pabago-bago ng pangangatawan nito na kailangan niyang imintin. Noong 2010, matapos ilang taong pananahimik sa big screen, ay muling nagbalik si Claudine sa pelikula ng GMA Films at Viva Films na In Your Eyes, kung saan nakasama niya sina Ann Curtis at Richard Gutierrez. Sa press conference ng naturang pelikula, ginulat niya ang mga naroon dahil sa bakas ang unti-unti nitong pagbawas ng timbang. Dito ay inamin ni Claudine na sumailalim siya sa Vegetarian Diet. Paliwanag niya pa na nung nagbuntis daw siya ay sinabihan siya na kailangan niyang kumain ng karne tulad ng beef at pork o chicken at may seafood din. Anya, binalik lang daw niya ang dati niyang lifestyle diet na ito. Dingdag pa niya na kaya daw siya sumailalim sa ganitong diet noon ay dahil sa aminadong mahilig siya sa canned goods, mga instant noodles at lahat ng may preservatives na nakakamaga. High Intensity Interval Training. Noong 2018 ay ginulat naman ni Claudine ang kanyang mga taga-subaybay sa mga larawang na ibahagi sa social media nito kung saan kapansin-pansin ang pagiging slim na kanyang katawan at ang malaking ibinaba na kanyang timbang. Dahil dito ay marami sa kanyang Instagram followers at netizens ang pumuri at humanga sa matagumpay niya na weight loss journey kung saan lalong nababakas ang ganda niya. Matatanda ang matinding pagsubok ang kinaharap ni Claudine dahil na rin sa naging paghihiwalay nila ng dating mister na si Raymart Santiago noong 2013 at isa ito sa mga nakikitang dahilan ng kanyang mga taga-subaybay sa pagpapabaya nito sa kanyang katawan. Noong 2015 ay naging bukas siya sa pagbabahagi sa kanyang healthier lifestyle at makikita sa kanyang social media account ang kanyang pagpupursige at pagpapakapagod upang maibalik niya ang kanyang magandang katawan. At isa nga sa nakatulong sa kanya upang makuha ang ganitong figura ay ang pag-training niya sa Elorde Boxing Gym sa tulong na rin ng kanyang trainer. At kadalasan niya sa ginagawa niya ay ang High Intensity Interval Training na nakatuon sa cardiovascular exercise routines na hindi may pagkakaila ang magandang kinalabasan nito. Ngunit dahil na rin sa determinasyon niya upang mapanatili ang pangangatawan ay ang hindi naman inaasahang epekto nito na dahilan ng kanyang pagkakaospital noong 2017 na lumalabas na dulot ng kanyang intense workout. Bagamat marami sa kanyang mga taga-subaybay ang natutuwa sa pinamalas nito na dedikasyon sa pagmintina sa kanyang sariling pangangatawan at kalusugan, ay pinaaalalahanan din siya ng mga ito na mag-ingat at dahan-dahanin ang pag-iihersisyo at huwag abusuhin ang kakayahan ng katawan. Body shaming. Matapos ng mga papuring natanggap ay tila nag-ibang ihip naman ang komento sa kanya ng netizens. Sa kanyang Instagram post noong May 2020 ay nagbahagi si Claudine ng larawan kasama kanyang tiyahin na binati niya sa kaarawan nito. Sa comment section, maraming Instagram followers niya ay nakapansin ng kanyang timbang. Sinabi ng isa na dapat na magpapayat ang aktres dahil sa antaba na raw nito. Sabi ng ilan, mas bagay daw kay Claudine kapag payat siya. Ang iba ay kinumbinsin naman siya na mag-diet uli at base sa obserbasyon ng isang netizen, mistulang na mamagaraw ito. Ang pamamagaraw nito ay parang hindi magandang epekto ng nainom nitong gamot o maaari naman daw na dahil sa kawalan ng exercise. Ganun pa man ay hindi sinagot ni Claudine ang mga komentong ito pero mabilis siyang dinepensahan ng kanyang mga supporters.
paglilino ng iba, luma na ang mga larawang ipinost ni Claudine. Ang isang tagahanga ay pinamukha sa netizen na body shaming is unacceptable. Iginiit din ng isang fan na size doesn't define beauty. Hindi raw payat o sexy lang ang matatawag na maganda. Isa namang netizen ang gumamit ng hashtag walang modo sa mga nagkokomento tungkol sa timbang ni Claudine. Nagpapakita raw ng kawalang respeto ang pagpuna sa sukat ng katawan ng kapwa-tao. Ayon naman sa isang netizen, bahagi na raw ng pagbati sa kulturang Pinoy ang punahin ang timbang ng kapwa. Ngunit ang mahalaga raw ay masaya sa buhay si Claudine. Movie comeback. Noon pa man ay naging bukas na si Claudine sa pagsasabi na personal decision niya ang talikuran muna ang mundo ng showbiz. Kahit na napakasikit na decision ito para sa kanya dahil ang paniwala niya ay kailangan gabayan niya ang kanyang apat na anak, lalo na nga't hindi maganda ang nangyari sa kanilang pamilya. At sa pagbabalik nga niya sa pag-arte nitong taon ay kapansin-pansin ang muling paglaki ni Claudine. Ito sa pinagbidahan nilang reunion movie na kanyang dating karelasyon na si Mark Anthony Fernandez. Sa thriller movie na Deception na ipinalabas noong January. Bagamat nangingibabaw pa din ang hindi maitatangging husay nito sa pag-arte at natural na ganda, ay kung titingnan ay hindi na nga rin siya ang tipong pang love story na pelikula. Bukod pa rito, ito rin ang kanyang comeback movie mula noong 2015 na lumabas ang pelikulang Etiquette for Mistresses. Noong nakaraang eleksyon, sinabak naman ni Claudine ang mundo ng politika na tingin ng iba ay dahil sa pananamlay ng karera nito sa showbiz, kung saan siya ay tumakbong konsihan ng Olongapo City. Ngunit sadyang hindi para sa aktres ang politika dahil sa bigo ito sa kanyang unang sabak. Ngunit maliban niya sa pagsabak niya sa politika, ay mas pinag-usapan din ng mabusising netizens ang Instagram live niya noong Marso ng kasalukuyang taon, kung saan pinakilala niya ang kanyang mga kasamahan sa kampanya. Sa naturang Instagram live ay agaw pansin at nakakuha ng atensyon ang mukha ni Claudine. Maraming pumuri sa pagiging maganda pa rin nito sa kabila ng pagiging mataba, pero may ilan ang hindi maiwasang punahin ang kanyang katawan at magbigay ng reaksyon dito. Komento pa ng ilang netizen sa baka sa mukha daw nito napunta ang pinalaypo. Bumilog rin daw ang mukha nito na bakas ang pamamaga. Pinagsabihan din siya ng isang netizen na hindi na healthy ang katawan nito na halatang napapabayaan, at pinayuhan siya na kontrolin ang pagkain nito dahil nga sa paglobo ng kanyang mukha. Intermittent fasting. Ilang buwan lang ang lumipas matapos ang naturang Instagram live ay muling ginulat ni Claudine ang kanyang mga tagahanga at bashers. Ito ay matapos na binahagi niya sa kanyang social media ang kanyang mga larawan kung saan makikita ang kahanga-hangang pagbabagong anyo nito, partikular na Instagram post niya noong August 16, 2022. Dito ay hindi na namamagang mukha ang makikita sa aktres at ang kapuri-puri din ang pagliit ng katawan nito na talagang iningatan. Dahil dito ay umani siya ng papuri sa mga netizens at kanyang mga taga-subaybay dahil sa sandaling panahon ay nakaya nitong disiplinahin ang sarili at muling pinatunayan na nakayang makuha ang minimithing katawan. Katunayan, maging ang TV host actress na si Mariel Rodriguez ay hindi rin napigilan na mag-iwan ng komento at maglabas ng paghanga, kung saan simpleng sinabi nito na inspirasyon si Claudine na hindi kailan ang tinutukoy ang weight loss nito. Sa kabila ng mga papuring natanggap, ay naglabas naman ng depensa si Claudine sa insensitive comment mula sa isa niyang tagahanga tungkol sa sinabi nito laban sa kanyang personal assistant na si Sol. Matapos kasi siyang purihin ang kanyang fans sa pagiging slim, ay inatake naman ito ang kanyang PA, kung saan sinabi nito na hayaan na lang daw niya ang kanyang personal assistant na malakas kumain at huwag gayahin na puro pagkain lang ang alam. Agad na pinagtanggol ni Claudine ang kanyang PA at nakikiusap na dapat walang nakakasakit at nakakabastos sa salita tungkol kay Sol. Kaugnay nga na kanyang pagbabawas ng timbang ay ang muling pagsabak niya sa pag-arte sa telebisyon. Pinatunayan ng Philippines drama Princess at ng binansagang Optimum Star na handa na siya sa pagharap sa kamera. Bumida siya sa 20th anniversary episode ng Wish Ko Lang noong August 13, 2022 na may pamagat na bisita. Sa naging panayam sa kanya ni Lars Santiago na Enero sa 24 oras noong August 11, 2022 ay binahagi ni Claudina nung binigay sa kanya ang script ay agad na tinanggap niya ito dahil sa nagandahan siya sa kwento at aminadong sobrang na-miss ang umarte. Pinaghandaan nga rin daw niya ang naturang TV comeback kung saan ay nagpapayat siya. Dito ay binunyag ni Claudine ang sekreto sa kanyang slim figure ay ang kasalukuyan niyang ginagawa na intermittent fasting, kung saan kinailangan niya mag-fasting na 6-18 oras at 4-6 oras naman bilang window time ng pagkain. At laking pasasalamat niya raw sa pagsunod sa naturang proseso dahil sa nakapagbawas siya ng 60 pounds. Umaasa naman ang mga taga-suporta ng aktres na sana ay magtuloy-tuloy na ang pangangalaga nito sa katawan at ang pagbabalik nito sa showbiz industry.
I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!